Welcome back to my channel. Nandito na naman po si Ace para sa isang panibagong educational video about screen printing. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat at i-shoutout si Vic GT dahil sa tanong niya kung bakit ko gagawin itong video na to. Ito siya. Okay, ang tanong po ni Vic GT ay ito. Sir, paano po ba mapalabnaw yung pintura water-based sa ink tool ko? Kasi sa case ko, parang ang sticky niya na agad after 5th and 6th hagod ng squeegee. Since we have the same brand ng pintura na ginagamit ni Vic, which is water-based tool ko brand, mas madali kong masasagot ang kanyang katanungan. Pero bago ko sagutin yan, for your info lang, bakit nga ba lumalapot ang ginagamit nating pintura? Ang paglapot ng pintura ay hindi natin maiiwasan kasi na-expose siya while ongoing printing. Wala mang nakabukas na electric fan, meron tayong tinatawag na ambient air temperature kung saan isa ito sa nagiging cause ng paglapot ng pintura. So ang solusyon dyan ay yung tinatanong ni Vic na pampalabnaw. Isang tip lang, ang water-based na pintura ay may designated na pampalabnaw kung kaya't huwag tayong gagamit ng number 1. Hindi po porkit sinabing water-based ang pintura, tubig na din ang gagamitin natin pampalabnaw. Huwag po, hindi po tama yon. Number 2, huwag po tayong gumamit ng kerosene or gas. Hindi rin po tama yon. Number 3, huwag po tayong gumamit ng paint thinner kasi pang enamel paint lang po siya, hindi po siya pang water-based na pintura. So ang tanong, ano ang dapat natin gamitin para mapalabnaw ang water-based na pintura? Since gaya nga na sinabi ko, Tulco brand water-based ang ginagamit kong pintura. So ang ginagamit ko na pampalabnaw ay Tulco brand rin, which is reducer ang tawag. Eto siya. Reducer WB. Take note lang, mas maganda kung same brand ng pintura at reducer or pampalabnaw ang gagamitin nyo kasi pagka ibang brand, hindi tayo sigurado doon kasi may mga kanya-kanyang properties yan eh. Just to make sure lang na maganda talaga yung kakalabasan na quality ng output, mas mabuti na parehas na brand ang gamitin natin. So ngayon, paano ba siya ina-apply? Sobrang simple lang. Isasalin mo lang siya paunti-unti doon sa pintura na gusto mong palabnawin. Then haluin mo pagka okay na. That's it, tapos na. O ganito, meron ako ditong paint violet sa sobrang lapot niya. Kahit itaob ko siya, wala. Sticky masyado, mataas ang viscosity. Ibig sabihin, masyado na siyang lumapot. So ngayon, lalagyan natin siya ng reducer para lumabnaw siya para magamit natin ulit sa susunod na batch ng print natin. Okay? At syempre, since naglagay tayo ng additive na reducer, dapat huwag natin kalimutan na kahit isang patak ng fixer, patakan din natin siya. So ngayon, okay na ulit yung pintura na medyo lumabnaw na siya. Yung ganito kalabnaw ay okay na sa akin. So ngayon, tara, testingin natin.